Ano ba talagang nilalaman ng puso mo? Bakit ka naglilingkod? Katulad ng topic natin po nung nakaraan, bakit ka ba naglilingkod sa Diyos? What is your inspiration? What is your motivation? What is your intention? Amen po ba? Tanungin mo ngayon yung katabi ko. Sabi mo sa kanya, kapatid. Bago tayo magtuloy-tuloy. Sagutin mo muna ako. Sagutin mo muna ako. Naglilingkod ka ba talaga? Naglilingkod ka ba talaga? Sabi ba, hindi na kasi ko. Doubtful pa yung iba. So, may dear brothers and sisters, kapag narinig mo ang panawagan ng Diyos, kung narinig mo ang salita ng Diyos na pinapaalalahanan na ikaw ay kanyang pinagkatiwalaan, ibig sabihin, gusto ng Diyos na maglingkod ka sa kanya. Gusto ng Diyos na ilalim mo yung buhay mo sa kanya. Hindi sa kung ano mong bagay dito sa mundo nito. Bakit? Kasi ang Diyos na may likha sa iyo, ang Diyos na siyang nagbibigay ng pagpapalang kinakailangan mo. Amen. Maybe gumagamit ang Diyos ng mga tao para tanggapin mo yung pagpapalang niya. Amen. Uulitin ko po kapatid, lahat ng biyayang nasa ating kamay, galing sa pamilya. Amen. Yes, amen po ba? Amen. So, pumabalikan natin yung ating pinasa, no? Sa verse 21, if I'm not mistaken. Ang sabi po dyan, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't nagawin kitang nagpamahala sa mas malaking halaga. Amen. Sa totoo lang mga kapatid ko at magulang, nakakatawa sa puso. Kapag nasabihan ka ng magaling, tapat na lingkod. Tama po ba? Amen. Sometimes kapag na-appreciate ng tao yung ginagawa natin, na paglilingkod o pagtulong sa kanila, kung sa labang tulog ka ng langit, hindi ba nakakatawa sa puso? Tama po ba? Kasi yung figure of speech na hulog ka ng langit, ibig sabihin, biyaya ka ng Diyos. Hindi po literal na bumagsak mula sa langit. Patay ka doon. So, my dear brothers and sisters, kapag tayo po ay na-appreciate ng tao, pag nakikita ng mga tao, at natutuwa sila sa paraan ng ating paglilingkod, at somehow, nabibless sila sa paraan ng ating paglilingkod, hindi ba nakakatawa sa puso at mas nakaka-inspire na maglingkod? Amen. Tama po ba? Amen. Kaya naman, dapat maging motivation natin sa ating paglilingkod ay matuwa sa atin ang Panginoon. Amen. Dahil higit sa lahat, higit kahit kanina man sa mundo ito, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tungkulin at gambahin. Amen. Amen po ba? And so, pangalawang bahagi po nito, no? Sinabi niya na ang ating Panginoon, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala, mas malaking halaga. So, ibig sabihin, my dear brothers and sisters, ang pagiging faithful, ang pagiging tapat sa Panginoon, ang paglilingkod with integrity, ang kapalit nito, mas malaking biyaya. Amen. Amen po ba? Kasi napagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit na halaga eh. Although kung titingnan natin yung maliit na halaga na yun, talagang malaki na para sa atin. Kapag nakita ng Panginoon, nakarapat dapat ang puso mo. Kapag nakita ng Panginoon, nakarapat dapat kang pagpalain mo, hindi mo magpipigilan ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. At ito lang, mga brothers and sisters, ito po'y patuloy kong hinahangad sa aking buhay. Sa aking paglilingkod, hindi lang tao ang magdes. Matuwa din sa akin ang aking Panginoon. Talagang masabi ko, masabi ng Panginoon na doon na nahalika, sumama ka sa akin. Ewan po na kayo doon. Ano po? So, my dear brothers and sisters, ito po magiging topic sa atin for this afternoon. Ano po? Be a good steward. Ano po? Ang mabuti, tagapamanihala. Tatandaan po natin, kaya tayo tinawag ng steward, kaya tayo tinawag ng tagapamanihala kasi lahat ng kayamanan dito sa mundo, lahat ng ating possessions, lahat ng ating ari-arian, hindi sa atin. Ito po ay sa Panginoon. Tayo po ay mga tagapamahala lang, tagapamanihala ng kanyang mga kayamanan. Kaya naman, patuloy na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, huwag mong problemahin ng para sa araw ng bukas. Bakit? Kasi yung blessing ni Lord sa bawat araw, sapat para sa bawat araw. Amen po? Kung anong kinakailangan natin sa bawat araw, kinakatagpo ng Panginoon. God meets every needs of our families, of our loved ones. Lahat ng yan yung pinagkakalog ng ating Panginoon. And so kung meron kang extra blessing, hindi ka dapat maging sakit. Dapat ginagawa mo, properly managing. Managing ka, pagpamanaging management. Basta ganun yun. Nagiging mabuti kang nagpamanihala sa kayamanang ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabihin ko sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos.
kung madamot ka. Nakikita ng Diyos. Kung sakit ka. Ano ba yung sakit niya? Kapatid, ang Diyos lang ang nakakasuri ng puso natin. Ang Diyos ang nakakaalam kung ganap sa ating puso ang pagtulong na ginagawa. Ulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, ang pagtulong na may hinihintay na kapatid, hindi yan pagtulong ang sakit. That's not an act of giving. Ang tawag ko po yan, business. Nagbi-business ka. Bakit? Kasi ang businessman, hindi maglalabas ng pera yan na wala ang kapatid. As much as possible, maglalabas siya para siya ay tumuko. But if you are giving without expecting anything in return, yun ang tunay na pag-ibig. And regarding ko, with regards sa pagbibigay ko, ulit ito po yung announcement kanina, sikapin po natin na tayo po ay makatulong sa mga kababayan po natin sa Pilipinas. Ano po? So, hindi mahalaga kung malaki o maliit yung ibibigay po. Ang mahalaga po kasi sa puso. Amen. Amen po. At alam mo makakatulong ka. Yun ang mas mahalaga po. Ang alam mo makakatulong ka. Dahil kung ano man yung itutulong mga kapatid, babalik naman sa'yo ng Diyos yan eh. Amen. Ito nga ang paniniwala natin. Siksik, liklik, at mahabang. Amen po ba? So dahil ang topic po natin is being a good steward, ngayon, ano ba yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? What are the things that God has entrusted us? So actually, maraming bagay po ito, no? Pero hayaan niyo pong i-summarize sa tatlo lang. Sa tatlong bagay, tatlong malalaking bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang pinakauna, ang ating oras. Ang ating pong panahon. Sabihin niyo pong time. Time. Sabihin niyo pong oras. Oras. Tanungin niyo ang katabi mo. Anong oras na, kapatid? Anong oras na, kapatid? Ano kayong oras na? Talaga literal na oras, ano? So my dear brothers and sisters, ito po yung pinapaalala palagi, no? Sa mga magagawa, sa mga kabataan, na akin po, sabihan niyo si Miss Shepherd, ito yung pinagkatiwala sa akin, ng ating Panginoon, na ang oras na ating pong nagagamit, ito po'y galing sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya nga nais ng ating Panginoon na properly gamitin natin ang oras natin na maging handa tayo palagi. Amen po ba? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? So kaya sagot niyo? Amen. Handa na sa ano? Handa na umuwi? Handa na po ni Lord? So may dear brothers and sisters, isa ito. Isa ito sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang oras. Alam niyo po doon sa panahon ngayon, sa mga kabataan sa henerasyon ngayon, ang dami na sasayang oras. Ang dami na sasayang oras. Kung alam lang nila kung gano'ng mahalaga ang oras ng panahon, siguro hindi sila buo ng 4-6 oras sa harap ng computer, sa harap ng cellphone, na maglalaro lang na walang pakilabangan. Bakit? Kapatid, kaya binigay sa'yo ng Diyos ng oras na yan kasi mahalaga yan para sa Panginoon. Hello. Amen. Nakakasunod po tayo. Amen. And isa po sa mga palagi kong pinapaalala sa ating mga kapatiran na dahil mahalaga ang oras para sa Panginoon, mahalaga din para sa Panginoon ang pagiging punctual natin. Pag sinabing punctual, hindi ka late. On time. Amen po ba? On time bakit? Kasi ang pagiging on time, ang pagiging punctual, hindi lang yung pagbibigay respeto doon sa mga taong pamit mo. Ka-fellowship ko. Kundi ang pagiging on time, magbibigay ng respeto sa Diyos na nagbigay sa'yo ng oras. Hello. Amen. Hello. Bato-bato po sa langit ng tangan ko, pagbago. Kapatid, tanggalin natin yung sinasabi ng Pilipino time. Kasi actually, hindi galing sa ating Pinoy ang Pilipino time. Originally, na-adopt natin yan sa Western culture. Ang mga Pinoy sa totoo lang, mga kapatid ko at magulang, they are very punctual. We are very punctual. No, they are. You know, okay, we are very punctual. Yun nga lang, dahil sa mga bagay na nakaka-affect ko sa atin, eh parang hinahayaan natin na lumipas yung oras, hindi tayo nagiging punctual. Ito ang pinakaunang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang ating oras. Tapikin ko sa balikat ang iyong kapatid. Sabihin ko sa kanya, kapatid. Kapatid. Pahalagahan mo. Pinagkakalog sa iyo. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Amen. Amen. Ito pinakauna ang oras. Pangalawa, gifts. Gifts and talents.
Kapatid, ako po'y naniniwala bawat isa sa atin, we have different talents. We have different gifts. May kanya-kanya tayong abilities. May kanya-kanya tayong katangian na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Isa ito sa napakahalagang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. Yung talent ng iba, pagpalago ng business. Na sila yung nakapag-start ng maliit na business, talaga namang dahil pinutukan nila, lumago yung kanilang business. Ang talent ng iba, magaling sila makipagkapwa-tao. Ang talent ng iba, ang gift ng iba, marunong silang manalangin para sa kanilang kapwa. Nag-deserve nila yung needs ng kanilang kapwa. Marami pang iba't ibang talento, abilities, capabilities na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito ang dapat po nating mahalagahan at in-nurture kapatid. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. So, sa Biblia, marami po tayong spiritual gifts na tinatanggap mula sa ating Panginoon. So isa ito sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung may talento pa, kung may gift ka mula kay Lord ng pag-awit, huwag kang mahiyang awit para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kung meron pang gift na napaka-graceful mong magsayaw, huwag kang mahiyang magsayaw para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tanongin mo yung matabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Willing ka ba? Willing ka ba? May talent mo. May talent mo. At gifts mo. At yung gifts mo. Ay inalay. Sa Panginoon. Ano kaya sa Panginoon? Amen. Yung mga sagot ko ng amen, inaaniyahan ko po kayo na mag-volunteer, na mag-lingkod sa gawain nito. Amen. Amen po? So kapatid, marami tayo ibang ibang talenta yung talagalang sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo makontento na nakatayo lang tayo, umuupo lang tayo, nakikinig lang tayo, kapatid, ibigay mo yung pinaka-dabes mo para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Alam, wala ka naka-amen. Amen. Ikadalawang isip ba, branch case sa susunod na lang. So ito yung pangalawa, our gifts and talents. At pangatlo, our neighbors. Pakibasa mo? Our neighbors. Ayan. Pag sinabi neighbor, hindi lang aming bahay. Our brothers and sisters. Ang ating kapwa-tao. Kapatid, tanggapin mo natin sa hindi. Isa sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang ating kapwa. Kaya nga sa awit tinanong, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At sabi sa Biblia, we are our brother's keepers. Amen. Tayo po ang tagapag-ingat. Ibig sabihin, concerned dapat tayo sa ating pong kapwa. Amen. And if we are being concerned sa ating pong kapwa, dapat willing tayo tumulong. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. Amen. Ayan. So dito po tayo nadako sa ating pag-iminay. Ito po, being a good steward. Ano po ba ang mga katangian, pag-uugali, mga attitudes, karakteristik na tinatanglay ng isang mabuting tagapamalihala? Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Masasabi mo ba? Masasabi mo ba? Nasa kayo. Nasa kayo. Ikaw. Ikaw. Ay mabuting lingkod. Ay mabuting lingkod. Amen. Alaman nyo sa mga. Dapat nyo yung iba. Kapatid, alamin natin sa mga susunod na ating pagpanginilay. Ano po, what are the characters, attitudes, ano po, mga katangian na tinataglay ng isang mabuting lingkod, mabuting tagapamahala ng ating Panginoon. Pinakauna, ayan, pag-usayin mo natin, a good steward knows that he should properly use and nurture the things that were entrusted to him. Sa Tagalog po, mabuting katiwala, ang mabuting lingkod, alam niya na yung mga pinagkatiwala sa kanya dapat niyang ingatan at palaguin. Sabihin niyo pong salita ko, palaguin. Palaguin. Kung pinagkatiwala ka ng Diyos sa business, dapat mo yan palaguin. Kung pinagkatiwala ka ng Diyos sa gift ng friendship, dapat mo pagpalaguin yung inyong friendship. Dapat maturuan mo sila, no po, na may impart mo sa kanila kung ano man ang kalooban ng Diyos. Maturuan mo sila na magkaroon ng takot sa Diyos. Maturuan mo sila na kumilala sa Panginoon. Kung ano man yan, kapatid, may pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, kung payamanan man yan, oras, kapwa, na po, dapat po natin itong pahalagahan at palaguin. Amen. Ang tanong, mga kapatid ko at magulang, na-appreciate ba natin itong pong mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Amen. Ito po yung pinakamalaking pagkukulang. Sa Ebanghelyo po na ating binasa, ito yung napakalaking pagkukulang kung binigyan ng 1,000 talento. Bakit? Bukod sa pinakunahan siya ng takot, hindi niya na-appreciate
yung ipinagkatiwala sa kanya kay Amaya. Amen. Una, napangunahan siya ng takot. Diba kapag hindi ko napalago ito, baka pag nalugi ako, ipapatay ako ng aking amo. Pangalawa, hindi niya na-appreciate. Bakit? Sa lahat ng binigyan, siya yung may pinakamaliit na binigyan. Hello. Kapatid, no matter how big or no matter how small the blessing is, pasalamatan mo kami. Amen. No matter how big or small yung pagpapalang tinatanggap mo, kapatid, pahalagahan mo yan at palaluin mo.